Okay po, good morning po. I am Angelica Olayo po from Marketing Office po ni Convergence and Helenes. Together with us po is si Ms. Donna, yung pong may pangalan na Convergence. So kami po yung mag-a-assist sa inyo with regards sa mga kakailangan ninyo po sa inyong selling. Ano po? So let's start. Mag-share lang po ako ng aking screen. Then if you have question po, ay sir, hindi ako makapag-share ng screen. Wait lang po. Sir, pwede mo akong anahan na pwede ako mag-share ng screen? Kasi kayo na yung host. Ah, okay. Dapat pala ko host lang. Sorry po. Sige. Ipabalik ko sa iyo. Sige, sir. Ikaw yung yata ko host lang. Go ahead, ma'am. Doon naman ako siya yun. Dapat pala pinilay ka muna. Hindi, dito. 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 Ayan. So, before we start, ipakilala ko po muna sino po ba yung developer behind our project. So, our developer po is Convergence Realty and Development Corporation. Sister company niya po is Helenes Land Incorporated po. So Convergence Realty and Development Corporation po, siya po ang developer ni Bel Air Villas, yung project na ipapakilala ko po sa inyo. Bel Air Residences, ito yung existing po naming project na halos patapos na po kami kasi community na siya. And if you are familiar with Bougainvillea Home sa Calamba, Laguna, si Convergence Realty din po ang developer. Si Casa Feliz naman po, this is our socialized housing located in Barangay Pusil. Ang developer po nito is si Helenes Land Incorporated po, sister company ni Convergence Realty. So Convergence Realty, isa po ito sa kauna-unahang developer na nakakita ng potential na development here in Lipa. So if you are familiar with Acropolis Heights, yung malapit kay Mount Malarayat, si Convergence po ang nag-take over ng project and siya na din po ang nag-turn over sa mga unit owner. So ito po yung kauna-unahang project ni Convergence in Lipa. So our president, Mr. George C., was a 2022 chairman of the largest housing development association and director of several business chambers and community charity association. Meron din kaming track record in delivering quality and value for money subdivision projects. So later, ipapaliwanag ko po ano po ba yung value for money. Value for money subdivision projects. Reminder lang po, if in case maputol po yung ating Zoom meeting, at hindi pa po tayo tapos, pasok lang po tayo on the same link. Ano po? So we have successful developments in Laguna and Batangas. So Bougainvillea Homes, meron kami dyan ang 700 homes. So that is located in Calamba, Laguna. Yung nabanggit ko po na Acropolis Heights, we have 500 homes in Lipa, Batangas. Then we have Bel Air Residences, 750 homes kami, Lipa, Batangas din po yan.
In Casa Feliz po, 1,000 homes po kami. Since meron po kaming phase 2 sa Casa Feliz, we have additional 1,000 homes na yun po yung possible nyo pang ibenta. So medyo madami pa po yung inventory natin for that. We also have a same management group that helps build successful brands in food, retail, beauty, clothing, fashion, garments, and as well as banking. So let's first discuss our socialized project, Casa Feliz. So we have a tagline na upa mo, bahay mo na. Bakit po? Kasi the monthly amortization po kay Casa Feliz is parang yung ibinabayad sa renta. Halos ganun lang din po. So this is a good investment for a starting family. So if you know someone po na they are starting family na nagre-rent instead of renting, you can encourage them po to invest na in Casa Feliz. So our unit in Casa Feliz is a two-story house and lot po yun. Minimum lot area is 36 square meter. The floor area po is 45 square meter. So ang unit po natin is provision for 3 bedrooms. So kaya niya po ang 3 bedrooms. Ay, sorry. So may ipapanood lang po ako sa inyong video clip para makita niyo po yung unit or yung aming model house kay Casa Feliz. Let's go. Guys, welcome to the living room. Pakita ko sa inyo kung gaano siya ka-spacious. You can see that they put a wide set of tables, meaning talagang malulong siya, and it's very maaliwanag. And you can see I left the door open because it's natural coming from the outside. So here you can do Netflix and KTV, play video games, diba? So it's very nice. We're here at the dining area. You can see the interior is very stained nice. Sobrang ganda. And actually, nakuha ng mata ko talaga yung dining table niya. This is actually bought from SM City Lipa. And that only 10 to 15 minutes away from Casa Feliz. And at all times, too. So, ito na interior. And guys, a reminder lang ah. Upon turnover, this will be there. But, of course, it's up to you on how you're gonna personalize it. Puto na tayo sa saan. On the... Now, guys, welcome to the... See, we have 3 windows here. But reminder lang, guys, ah. This floor will be there. Okay, so now let's proceed. Going to our first room. Nature-inspired room. Ayan. Nilagin sa loob. Because here we have the bed. So you can use it on whatever you want. Let's go to our second room. So here, iba naman yung ambience. Aliwanag. And as you can see, nakapatay yung window. So it's natural light coming from the outside. Same yun sa ating first room kanina. So para sa mga may mga chikiting dyan, may anak, di ba? This is your children's room. Look on the third room that part of the bed. So as you can see, we have here the bed. It's much bigger than other rooms now. Once again, guys, it's still natural light outside. So dito dahil malamig, maaliwalas, maliwanag ang buhay ko. And now we're here at the background, our outdoor kitchen. Ayan, as you can see, we have a sink here. And ang ganda dito, ah, in fairness, ah, inside is perfect for steak night. Ito namang sa labas, this is perfect for barbecue nights with your family and friends. And of course, meron tayo ditong daanan. You can put your lawn here. If you're a plantito or plantito, you can put your plants here. And it's perfect for a garden, di ba? So, it's very Filipino, very homey, and at the same time, very fresh pa yung may itik dahil ang daming plants.
So, yun po yung unit natin kay Casa Pili. So, Riana model po yung tawag natin sa unit. Actually po, here in Lipa, hindi na po nagpapapasok ang Lipa City Government ng socialized housing. So, wala na pong papasok na socialized housing in Lipa City. So, Casa Pilis po, ito lang po yung makikita nilang murang house na pinaka-accessible po ang location. Kasi paglabas niyo po ng Balete exit, papasukin niyo lang po yung Barangay Pusil kasi napakalapit lang po nito sa Startol. Going to Casa Pilis na po yon. Napakalapit din po ni Casa Pilis sa mismong bypass road. Ano po, so pag nag site orientation po tayo, makikita nyo po kung gaano ka-accessible yung location ni Casa Feliz. And also po, if you have clients din po na from Manila na mag-i-invest for a condo, you can encourage them din po to invest in Lipa City. Sa Casa Feliz, they can convert their investment in condo to a multiple houses in Casa Feliz. Kasi Casa Feliz po is title po tayo. Kami na rin po yung nagpa-process ng title. So we have inspirational street signs kay Casa Feliz. So kung mapapansin nyo po, Balance Street, Tagumpay Street. So bakit po ganito yung ginawa namin street signs? Because ang marami po kasi kay Casa Feliz is mga kids. Since ang mga nag-invest po dito is mga starting family nga na looking for a house, their own house. So we want to remind them lang ng kagandahang asal yung mga kids po natin sa loob ng subdivision. So ang biro-biro nga po dyan, kung halimbawa may kasama sila sa bahay at medyo tatamad-tamad, pwede po nilang papuntahin sa Sipag Street para ma-remind po sila na magsipag po sila. Kapag ang asawa walang malasakit, pwede po papuntahin sa Malasakit Street para po ma-remind ang asawa na magbigay naman ng malasakit. So yun lang po yung mga ano namin kay Casa Pilis. So yan, yung aming floor plan. So meron tayong living space, dining, kitchen, para mabigyan lang po kayo ng idea, ano po ba yung floor plan. Pero ang turnover po namin kay Casa Feliz is bare. So, the client po, freely magagawa nila kung ano yung renovation nila sa loob. So, sa second floor po, kaya po siya hanggang tatlong bedrooms. So, depende po kay client if they want two bedrooms lang. So, ganun po yung turnover unit namin to give you an idea. So most of our clients po mas prefer na bare yung unit na ma-turn over sa kanila. Kasi yun nga po, they can do the renovation they want, interior, yung interior design nila. Now, meron kami pong special promo for the Casa Feliz Phase 2. So these are selected areas po in Phase 2. So we have 50,000 down payment for 6 months. So if you know na someone na looking for an investment, you can encourage them po to invest in Casa Feliz. So this is a sample computation for a 36 square meter. So our total contract price is 1,520,000. Then, ang loanable po kay Pag-ibig, Pag-ibig financing po tayo, is nasa 1,470,000. So, the income requirement na titingnan nyo po doon is dapat meron siyang gross monthly income na 25,000 and above. Yun po yung income requirement ni client. So, ang down payment po natin is 50,000. The reservation po is 6,000. Then, the remaining equity po is payable for 6 months. So, nasa around 7,333 per month po in 6 months. This area po, ito po yung mga house na nakatayo na. Nakatayo na po ito. So, hindi lang siya totally ready for occupancy, pero at least constructed po yung house. Kaya po 6 months to pay yung ating down payment.
So ang ano po lang dito is, in process kasi po yung title segregation pa sa area. So in case lang po na lumabas na yung individual title po within 6 months, we will proceed with the housing loan process para po ma-turn over na po namin yung house. And once ang move-in po ni client is kapag take-out na po kay Pag-ibig. So we will turn over the house po kapag may approval na po kay Pag-ibig. And take-out po dapat ang loan bago po tayo magpa-move-in. So yun po yung ano namin kay Casa Feliz. So in case naman po na hindi pa lumalabas yung individual title after 6 months, client po is stop payment while waiting for that document po before we can proceed for a housing loan. So dapat malinaw lang po yun sa magiging client po natin. So the monthly amortization for 30 years po is around 10,500 plus. So ang client po kasi minsan ang iniisip, 30 years is very long. Ano po? So if ano naman po sila, pasok sila sa 30 years, they can use that term po. Pwede nilang ma-maximize yung term, but they can do lump sum payment po kung para mas mabilis silang makatapos. So if ever na meron silang extra money like 50,000, 100,000, pwede silang magbayad. Pero direct to Pag-ibig office na po yun. Then sasabihin lang po nila lump sum payment direct to principal kasi diminishing calculation po ito kay Pag-ibig. So yun po yung pwede nating isagot if ever na si client po is nahahabaan sa 30 years na term. Ano po? But they can choose naman po kung anong term yung gusto niya, kung pasok ba siya sa 5 years, 10. So depende pa rin po ito sa age and sa income declaration ni client. May question po ba regarding sa computation or any clarification po? Yung title transfer cost, ma'am, naka-intact na dyan sa total contract price? Yes po. Inclusive na po yung title transfer natin sa total contract price. Meron pa bang mga move-in fee? Like yung, syempre, yung pag-activate ng utility, yung mga... Ah, okay. May ganun pa bang cash for turnover? Actually po, move-in fee is naka-promo kami. So once na nag-reserve si client, promo kasi namin po is 50,000 down payment. Ano po? And inclusive na po ng move-in fee. So wala na po silang babayaran for the move-in fee. Kasi ang move-in fee din po namin is around 15,000 eh. Okay. So kapag nag-reserve si client, base po, halimbawa ngayon po, naka-promo pa po kami na inclusive po tayo ng move-in fee. So the other fees po, like if ever na magpa-renovate si client, meron lang po tayong construction bond. Ang construction bond po natin is 8,000. Then refundable po 'yon after the renovation, refundable po siya ng 7,000. Pero 1,000 is standard processing. Yes. Pero kung hindi naka-promo yung move-in fee, magkano yung amount niya? Sabihin para lang 15. So in short nakatipid siya ng 15K kung bibili na siya. Yes, sige ma'am. Po natin is 15,000. Okay, thank you po ma'am. Nasaan yung presentation mo? Nakalpas. That. Hindi, ako lang makapag-share screen, girl eh. Pasok mo ako sa Zoom. Ay, gagawin kong host na lang mamayang si Convergence.
Yan, ma'am. Pwede ka nang mag-share screen. Si Convergence. Hello po. Wait lang po. Inayos lang po namin yung PPT po. Ulit. Kinoconnect lang po namin yung laptop. Sa price point pala, ma'am, na 1.5, lahat ng unit, yun lang ang presyo. Or mayroong mga end unit, o baka may corner unit, may ganun ba? So yun po, may other question po ba regarding kay Casa Feliz? Sa price point, ma'am, lahat ng units 1.5, or I suppose inner unit kasi itong 36, meron bang mga end unit or corner unit? Ah, okay. For now kasi po sir, itong mga 36 square meter na to, ito yung mga reopen areas kasi namin na nakatayo na yung house. So normally po, when we open a block po, ang kauna-una kasing nauubos is end unit, yes, corner lots, ano po. So sa ngayon po, wala pa po or nasold na po yung mga end units namin and corner lots po. So once po na mag-open kami ng new block, which is magbibigay naman kami ng regular update na po sa inyo, makikita nyo po doon yung magiging inventory natin. Pero yung mga recent, ma'am, na yung nasold na, ang price point niya ay 1.8. Yung last ano po namin is around 1.8. Okay. Last. Pero kung magbe-base kami sa pricing ngayon, it's more than 1.8 na. Okay. Oo, sige. Kasi yung before pricing namin yun eh. Sige po. Before this unit, itong ipinapakita ko po sa inyo, we are selling this po around 800,000 only. Nung unang-una. So now, ang value niya po is nasa 1.520. Why po? Kasi ang dami pong naging development. Nagkaroon po ng SNR Lipa. Tapos yung ating bypass road, napakalaki din po ng naging effect sa pricing namin. Yeah. Ayun. Yun po. Sige po. Go ahead na. So let's go to na po doon sa aming Bel Air project. So I know po yung iba sa inyo hindi pa nakakarating sa Bel Air Residences, tama po? Si ma'am ano lang, yung agent mong saka nasa ako, ma'am, amin dyan pa ako, lang. bago ako nagpunta sa office nyo, dyan ako nakarating. Ah, okay. Kay Bel, yung sa may Fiesta Mall. Yes, okay. Tinuro lang ng guard na hindi pala. Pero nakita ko maganda yung Bel Air. Pero yung loob, hindi mo napasok. Nakapasok ako ng konti kasi sabi ko pwede bang magmaniobra sa loob. Ah, okay. Kasi sabi ko groomer naman ako. So, pero hindi ako nakapasok ng unit. Pero yan, nakita ko na gaganda yung mga bahay. Parang modern day. Oo. Yan, Zen pa. Yes. So ang aming design po is modern Zen design, maximize natural light and airflow. So alam niyo naman po here in Lipa, iba po yung climate namin, malamig kami compared to other areas. So aside from that, naka-design pa po yung houses namin na may magandang airflow. So tuwan-tuwa yung mga client namin kasi nakaka-save sila ng money for electricity, like hindi na kailangan nilang mag-air condition. Kasi, especially pag bare months, sobrang lamig po dito sa Lipa. Then, kami lang din po ang subdivision na may two entry and exit access po. So, yung aming entry or yung main gate ni Bel Air Residences, narating mo na yun, sir, yun yung going to Santo Tomas Lipa Road. Kasi dito po sa Lipa, meron po ditong shortcut going to Santo Tomas, San Pablo, Alaminos, Laguna. So yun po yung road na yon, which is ipapakita ko po sa inyo pag pinalash ko yung vicinity map. And then, ang second gate po namin ni Bel Air Residences po, ang labas po nito is SNR na, yung going to Balete exit na po. Yun po yung aming two entry and exit access. Actually po, may... So yung mga client po namin, nakaka-bypass sila doon sa... Hindi sila dumadaan na doon sa traffic.
Kasi unit owners po with the car sticker ang pwedeng lumabas at pumasok sa amin second gate. So may client nga po kami dyan, nag-invest lang just because of our car sticker para magkaroon siya ng access sa loob ng subdivision. Kasi hindi niya gusto yung traffic eh. So nakaka-pass through siya sa traffic. Yun. So yun yung ano namin kay Bel Air Residences. Then, yung itong units po na naka-flash sa screen. So, we have Athena model and Alexandra model. Yung Alexandra model namin, before, we are selling it at around 4 million pesos. 4 million to 4.5. Now, ang value po ng property na ito is around 8.2 million. 4 million to 4.5, that is around year 2016. So, ngayon po, nasa around 8.2 million po ang value ng property. So, ganun po kasi kabilis din yung investment return ng mga clients namin kay Bel Air Residences. Pati kay Casa Feliz, ganun rin po. So, kompleto po yung amenities namin kay Bel Air Residences. We have clubhouse, swimming pool, basketball court, volleyball court, playground, yan po. Then, 24/7 din po yung security namin kay Bel Air Residences. So, ganyan din po yung